Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na ito'y magluluto tayo ng Bistek Tagalog. Isa itong remake video at ginawa natin ito nang sa ganun ay mas maging malinaw at madaling maintindihan ang ating pagtuturo. At ito ang kompletong listahan ng mga ingredients kasamang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Umpisa na natin! Pipigaan lang natin ng lemon o ng kalamansi itong karne ng baka. At kagamit tayo ng isang tool na kung tawagin ay lemon squeezer. Nang sa ganun ay ma-extract natin mabuti lahat ng juice galing dito sa lemon. Pero syempre, pwede rin natin itong kamayin. Ang ginagawa natin ngayon ay nilalagay lang natin lahat ng mga marinade ingredients dito sa baka. Ngayon naman, ilalagay natin yung toyo. Ang gamit ko dito yung dark soy sauce. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng ground black pepper. At ihalo na rin natin yung ating garlic powder dito. Ngayon naman ay haluin natin ito mabuti. Kakamayin ko lang. Siguraduhin lang natin na naghugas tayo mabuti ng kamay. Pwede rin tayong magsuot dito ng guwantes at pwede rin tayong gumamit dito ng kutsara. Sisiguraduhin lang natin na nahalo na natin mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa bowl. Pagkatapos ay ibababad lang natin ito ng isang oras. Nang sa ganun ay mas maging malasa yung karne ng baka. Makaraan ng isang oras, handa na tayo para magluto. Mag-iinit l�ng tayo ng isang cooking pan o wok at lalagyan lang natin ito ng mantika. At kapag uminit na yung mantika, ilagay na natin dito yung sibuyas. Sibuyas na po lang gamit ko dito at hiniwa ko lang into rings. Ibig sabihin nun, hiniwa lang natin ito ng maninipis na peraso crosswise. Ituloy lang natin yung pagluto dito hanggang sa mapansin natin na unti-unti nang naghihiwalay yung mga rings sa sibuyas na katulad nito. At pagkatapos ay tatanggalin lang natin itong sibuyas dito sa ating lutuan. At itatabi lang muna natin ito. Gagamitin natin ito maya-maya. Ngayon naman, gamit yung natirang mantika, ipapan-fry lang natin yung karne ng baka na na-marinate na natin. Kung kulang yung mantika na natira, pwede tayong magdagdag. Lulutuin lang natin itong unang side ng isang minuto sa medium heat. At pagkatapos, babaliktarin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto dun sa kabilang bahagi ng isang minuto rin. Pagkatapos ay tatanggalin lang natin itong baka dito sa ating lutuan. Ilagay lang natin ito sa isang malinis na plato. At pagkatapos ay itabi muna natin ito. Top round ang tawag sa parte ng baka na gamit ko dito. Pwede rin kayong gumamit ng sirloin. Hihiwain lang natin ang maninipis na piraso. Ngayon naman ay magigisa na tayo ng bawang. Kapag kinulang yung mantika, pwede rin tayo magdagdag uli dito. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung pinagbabara ng baka kanina. Nagdagdag lang ako ng mga 3/4 cup ng tubig dito. Hahaluin lang natin at pabayaan natin kumulo yung mixture. At habang hinahalo, pwede na nating i-deglaze itong ating pan. Sa puntong ito, ilagay na natin yung kaninang na-pan-fry natin na baka. Alam naman natin kung gaano kasarap at gaano kalasa itong bistek Tagalog. Yan nga yung rason kung bakit napaparami lagi yung kanin ko tuwing kumakain ako nito. Mas maganda sana kung mas mapapalambot natin itong baka. Kaya naglalagay ako ngayon ng beef broth dito. Nang sa ganun ay mas mapukuluan natin ito ng matagal. Hanggang sa lumambot ito ng tuluyan. Takpan lang natin itong ating lutuan. Makalipas ang 40 minuto o 40 minutes, tanggalin natin yung takip. Malambot na itong baka sa puntong ito. Pero kung sa tingin ninyo hindi pa ganun kalambot yung inyong niluluto, ituloy nyo lang yung pagpapakulo dito at magdagdag lang kayo ng beef broth kung kailangan pa.
Ngayon naman, maglalagay lang tayo dito ng asukal. Konting asukal lang ang ilalagay ko dito. Aluin lang natin uli. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung kaninang naluto natin na punang sibuyas. Lulutuin ko lang ito ng mga 3 minuto pa. Pagkatapos, ay pwede na natin itong iserve kasamang bagong saing na kanin. Maraming maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana'y may napulot kayong bagong kaalaman tungkol sa pagluto ng bistek Tagalog. Huwag niyo sanang kalimutan na i-like itong ating video. At para ma-notify kayo palagi kung may bago tayong upload, sana'y mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating Bistek Tagalog. Tara, kain na tayo!